Bago na naman. Ganito rin ba kayo pag may mga bagong labas na pyesa? Di mapakali na parang bata. Lalo na kung yung pyesa ay upgrade na at pampaporma pa sa mga motor nyo. Dala ko nga pala yung Aerox ngayong araw. Dahil may mga bagong pyesa na naman tayong ikakabit sa kanya. Ito at iisa-isahin na natin. Swing arm na CNC lightened design. Mas magaan, mas maporma, mas matibay. Ang kagandahan pa nga dyan, meron pang abang para sa disc brake pagka nag-convert tayo. Sumunod naman itong brake caliper na isa sa pinaka-latest na product ni TRC. Na kung tawagin ay Radial 4-pot. Samahan pa natin ng CNC na bracket para sa brake caliper. Ito naman yung big disc na may sukat na 260mm. Mas malaki, mas maganda. May mga konting modification nga lang tayong gagawin. At ito na nga, sinusukat na namin sa kanyang stock mags dahil nga tatanggalin na yung dual disc brake na setup. Kasama ko nga rin pala dito si Secret Mechanic at siya yung tutulong sa atin para ikabit tong setup na to. Nakakapanghinayang ding baguhin yung dual disc setup. Ang problema nga lang, magastos pagka dalawang brake caliper tapos dalawang bracket din yung pagagawa. Kaya walang no choice, dun tayo sa mas makakatipid tayo. Pero sigurado namang maporma rin yung susunod na setup natin. Pagkatanggal ng gulong, wala na akong paggagamitan itong dual disc. Kaya tapusin nyo itong video tapos abangan nyo kay Secret Mechanic. So ito, hindi ko na magagamit to Napakaswerte naman nung papamanahan natin itong gulong na to. So, dapat nakalike and share, nakapalong sa atin. Dito ay inumpisa na namin, kakailanganin pala namin itong tatlong tornilyo. Kaya bumili na lang kayo kung sino man makakuha dito. Isa-isa namang nilapat yung tornilyo dito sa bago nating disc brake sa single disc na setup. Syempre may treadlock na yan para safe na safe. Pagkatapos namang maikabit lahat, isusunod na natin yung speed sensor. Matapos ang disc brake, sinunod naman yung swing arm. Isa talaga to sa mga inaantay kong mapalitan. Dahil bihira ako makakita ng Aerox na nagpapalit ng swing arm. Medyo hindi kasi pansinin dahil nasa likod ng tambucho. Pero kung ganito ba naman yung swing arm na ilalagay mo, CNC tapos lightened design. Talaga namang agaw pansin. Lalo na sa mga Aerox user. Sa mga magtatanong nga pala ng presyo nito, nasa 7,800. At mabilis lang din yung pagkabit nitong CNC na swing arm. Matapos ngang masalpak tong CNC na swing arm, may binalik na yung stock na muffler para maisunod naman yung ginagawang bracket para dun sa ating front brake caliper. Hindi pala plug and play pagka inverted. Hindi pala plug and play. Wala akong magbawas dito sa likod. Magbabawas ka rin dito. So sa mga gusto ng ganitong setup, hindi plug and play. Mainit, luto na. Luto na. Ito yung stock bracket nung inverted. Mm-mm. Tapos ito naman yung ating TRC bracket. Ito, pag bumili sila nito, pasok to kung ang gamit mo na suspension stock. Dito naman, pag bumili ka ng inverted natin, ang pasok lang sa kanya na caliper is stock din. So kaya may tabas na ng konti? May tabas. Dito natin siya tinatabasan. Yun. Ito, para mag-match silang dalawa. Matapos matabasan ng mga bracket, ito tinesting na namin. Nakaka-excite na nakakakaba kasi baka hindi nakalinya yung mga bracket. Dahil nga nagpa-modify na tayo dahil hindi plug and play yung ganito itong klase ng setup. Syempre, pagkasalpak, titestingin muna natin. Na-inspire lang din kasi ako sa setup ng mga tropa natin. At ito ngayon naging resulta, tumutukod. Finally, natapos din yung pag-install natin ng mga new parts kay Aerox 2024. And kasama si Secret Mechanic, yung mga stock parts, nasa na? Yes, nasa akin lahat. So sa mga interested sa stock parts, comment lang kayo sa video na to. Tapos pag-comment si Secret Mechanic, pipili siya doon kung sino yung mabibigyan. Kailangan yung reserving ha? Oo naman. Na, yung ating loaded na braking system. So syempre, itong HYB. Yan ang pinakamadiin. Madiin to, nasa 15,000. 15,000 yung brand nyo niyan. Yung hose, yung fittings, at saka yung quick release. Tapos itong Radial. Radial caliper is nasa 4,200. Ito naman bracket nasa 850. Tapos itong front sus niya 16,000. Ito mura lang to 1K lang yung bili ko dito sa front disc. So bale ito boy, hindi naman to plug and play no? No hindi. So, doon nalalabas yung paggawa natin ng modification. Dito magtatabas ka ng konti dito bra, para hindi mabawasan yung integrity ng mismong bracket natin. Kasi sobrang lakas ng stopping force nito. Tapos kung mahina naman yung humahawak sa kanyang bracket, may tendency mabali. Na mabali. Oh. So paalala yan sa lahat ng gustong gumamit ng ganitong setup. Full. Pang touring, pang endurance, pang racetrack, pwede rin. Mm-hmm. Sabi, napaka-solid ang setup nitong Aerox ko ngayon. Kaya sa mga naka-Aerox dyan, binigyan ko na kayo ng idea kung ano ba yung mga pwedeng upgrade na hindi lang basta forma, kundi upgrade din yung performance. Abangan nyo naman yung susunod na biyahe natin gamit yung mga upgraded parts na to. Yun lang, maraming salamat.